Good day everyone, this is Kuya Tansky and welcome sa aking channel. So ang video na ito guys, ito na yung part 2 ng ating tutorial about sa 7 different ways to use VLOOKUP function. So meron na lang tayong apat na topic, ito yung copy VLOOKUP formula, VLOOKUP multiple value at once, VLOOKUP smallest value, and yung VLOOKUP largest value. So sisimulan natin yan agad pagkatapos ng ating intro. So okay guys, dito sa ating screen mayroon tayong example na data. So bago tayo mag-proceed doon sa ating main topic, i-review lang natin yung nakaraang topic natin about sa VLOOKUP formula, yung normal VLOOKUP. So sa pagkuha ng VLOOKUP, i-click natin lang yung ating cell, itatype natin yung equal sign VLOOKUP, then open parenthesis. So hinahanapan niya tayo ng lookup value, siyempre ang lookup value natin yung name, then comma, then ang hinahanap niya yung table array. So ang table array natin guys, ito yung table na to, i-highlight natin lang siya hanggang dito sa pinakaibaba, then i-lock natin kaagad. I-click nyo lang yung F4 sa inyong keyboard para magkaroon siya ng dollar sign, then comma, then hinahanapan niya tayo ng column index number. So ang hinahanap natin dito guys yung login ID. So dito sa table array natin, pang ilang column ang login ID. So ang number 1 yung name of person, then yung number 2 column ay yung login ID. So ang itatype natin dyan number 2, then comma. So binigyan niya tayo ng dalawang option, mayroon tayong true, approximately match, then yung false, exact match. So ang itatype ko dyan yung false, then close the bracket, then enter sa inyong keyboard. So ayun, yung Bulacan Maria ay mayroon siyang login ID na 2119321. So Bulacan Maria 2119321. So ayun guys, yun yung pagkuha ng normal VLOOKUP. Ngayon guys, mag-proceed na tayo doon sa ating topic na copy VLOOKUP formula. So paano ba magkopya ng formula ng VLOOKUP? So dito guys, sa ating example, pwede natin lang idadrag ng paganyan para makopya siya. Ayan. Kung napapansin nyo, ang dali niyang makopya pa ibaba. Or pwede rin guys, ganito ang gagawin nyo. So i-delete natin muna to. Ayan. Pwede rin na i-click nyo lang yung isa dyan sa itaas. Then, kung napapansin nyo, mayroon siyang small dot dito. I-double click nyo lang yan guys. Yan. Kung napapansin nyo, ang bilis niyang makopya ng paibaba. So, paano kung papunta dito guys? Halimbawa ito. Then, i-drag natin siya ng pagilid. So, hindi pwede. So, dyan papasok yung tinatawag na VLOOKUP multiple value at once. So dito guys sa ating example, i-delete natin lang muna ito. Ayan. Then ang susunod guys, i-click natin lang dito sa cell na ito. At dito sa ating formula bar, itatype natin yung equal sign, then VLOOKUP, open parenthesis. Kagaya ng dati rin guys, naghahanap rin siya ng lookup value. So ang lookup value natin ay ito. Sa nakaraang videos natin guys, dito hindi tayo naglalock. So ngayon para maikopya natin ng pagilid, ang gagawin natin maglalock tayo dito sa lookup value natin. So i-click nyo lang yung F4 sa inyong keyboard para magkaroon siya ng dollar sign. Then kung napapansin nyo guys, dalawa yung dollar sign na nakalagay dyan. Mayroong dollar sign na nakalagay dito sa H at saka sa number 3. So dito sa number 3, tatanggalin natin yan guys. I-click nyo lang then backspace. At i-click nyo lang dito sa unahan ng number 3 at i-type nyo yung comma. Then dito table array. Siyempre ang table array natin ay ito. I-highlight natin lang yan hanggang doon sa pinakaibaba. Then i-lock natin agad. Click F4 sa inyong keyboard para magkaroon ng dollar sign, then comma. Then dito guys, hinahanapan niya tayo ng column index number. So ang column index number natin, dahil sa apat yung hinahanap natin guys, yung login ID, yung month, monthly income, at saka yung payroll. So ang gagawin natin yan guys, hindi number kundi itatype natin yung word na columns. Then open parenthesis. At dito guys, hinahanapan niya tayo ng columns array. So yung columns array natin guys, ito lang guys ang
idadrag natin yung dalawa lang, yung name of person at saka yung login ID. Dito guys, kung napapansin nyo, mayroon tayong dalawang cell na na-highlight at yung pinakaunang cell, yun yung i-lock natin. So, idrag nyo lang yung unang cell, yung B2, then click F4 sa inyong keyboard para magkaroon siya ng dollar sign. Then dito, i-click nyo lang dito sa C2, then close the bracket, comma, at dito mayroon tayong dalawang option, true at saka yung false. Then ang pipiliin ko yung false. I-type ko lang yung false, then close the bracket and hit enter sa inyong keyboard. So ayun guys, nandito na yung login ID ni Bulacan Maria. So si Bulacan Maria nandito. So 2119321 yung kanyang login ID. So kapag idadrag natin yan siya pa ibaba, ayan, kung napapansin nyo, nakukopya yung mga login ID dito sa kabila. So si Pakistani Junilin, ang kanyang login ID ay, ayan, 2119533. So ngayon guys, pwede natin na siyang idrag ng paganito. Ayan. Kung napapansin nyo, si Bulacan Maria ay nandito yung kanyang login ID, month, at saka yung monthly income, at saka yung kanyang payroll. So, nakukopya na guys. Then, ang gagawin nyo, i-highlight nyo lang yan. Then, drag nyo pababa para makopya lahat. So, ayun guys. Ganun lang kadali magkopya ng formula ng VLOOKUP. Okay guys, VLOOKUP smallest and largest values. So dito guys, sa ating example, tuturuan ko kayo kung paano maghanap ng smallest and largest monthly income. So uunahin natin yung smallest. Ang gagawin lang natin guys, i-click natin lang dito sa cell na ito at dito sa formula bar, i-type natin yung equal sign VLOOKUP, then open parenthesis. So ang hinahanap niya dito guys yung lookup value. So dahil sa smallest monthly income ang hinahanap natin, ang itatype ko dyan ay min. So ang ibig sabihin niyan ay minimum, then open bracket, at dito ang hinahanap niya ay yung minimum number. So i-highlight natin lang to, yung monthly income, then close bracket, comma, at dito guys hinahanapan niya tayo ng table array. So ang table array natin ito rin, i-highlight natin lang yan, then comma. At dito, hinahanapan niya tayo ulit ng column index number. So, ang column index number natin, dahil sa iisa lang yung hinighlight natin, ang itatype natin dyan ay 1. Then, comma. At ngayon, katulad ng dati guys, binibigyan niya tayo ng dalawang option, true or false. So, ang pipiliin ko yung false, exact match. Then, close parenthesis, at hit enter sa inyong keyboard. So, ang smallest value ng ating monthly income ay yung 85,824. So hahanapin natin dito guys kung totoo nga. So mayroon tayo dito 90,115. So ito 85,824 yung smallest natin. So paano kung halimbawa ito naman yung 90,000 na ito ang smallest? Gawin natin siyang 80 pesos halimbawa. Enter. So ayun guys, nagbabago yung smallest monthly income natin. So yan. So ang susunod guys, yung largest monthly income naman yung hahanapin natin. So ang gagawin lang natin, i-click natin lang yung cell at dito sa formula bar, i-type natin yung equal sign VLOOKUP, then open parenthesis. Ngayon guys, yung lookup value natin, dahil sa largest yung hinahanap natin, ang ilalagay ko dyan ay max. So, ibig sabihin maximum. Then, open bracket. At dito guys, hinahanap niya yung maximum number. So, i-highlight natin lang to, kasi dito tayo maghahanap ng maximum number. So, close bracket. Then, comma. Ngayon guys, ang hinahanap niya yung table array. So, ang table array natin, ito rin. Yan. Then, comma. At ngayon guys, naghahanap siya ng column index number. So, ang column index number natin, dahil sa iisa lang yung hinighlight natin, number 1 ang itatype natin dyan. Comma, then false ang itatype ko dito. Then, close bracket and hit enter. Ngayon guys, ang pinaka-largest natin na income ay 383,410. So, hahanapin natin dito kung saan yung 383. Saan ba yun? So ayun. So ito yung pinaka largest nakita natin kay kanino to siya, kay Rieso Mariala. So yan yung pinaka largest na income.
So, ganun lang guys kadali kung paano gamitin ang VLOOKUP function. Hanggang dito na lang guys yung ating tutorial. Please subscribe and pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa mga video na ina-upload ko.